Maingay, makulay at dagsanang tao tuwing Chinese New Year dito sa Binondo, Maynila. Totoong maraming mga tradisyon at mga bagay na Binondo na kailanman ay hindi magbabago. Pero sa pagpasok ng modernisasyon, ano na nga ba sa mga paborito nating ganap? Sa tradisyon ng Binondo ang mananatili at unti-unti nang nawawala. Nandito ngayon ang Rated Corina para malaman what's new in Binondo. Instill discipline, put actions to our words na certain yung rules. So nararamdaman nyo ng utaw naturally. Taon-taon, maningning, napakasigla at napakasaya ng Binondo o Manila Chinatown na sentro ng selebrasyon ng pagsalubong ng mga kapatid nating Chinoy o Filipino-Chinese community tuwing Chinese New Year. Itinuturing na pinakamatandang Chinatown sa buong mundo ang Binondo. Naging tahanan ng mga Sangli o converted Chinese immigrants ang Binondo noong panahon ng Kastila. Ang Binondo ay isa sa pinakamakasaysayang distrito sa Maynila, no? Mahigit 400 taon na siya. Marami na nagpunta rito, yung mga immigranteng Chinos. Ang unang bagsak nila ay sa Binondo. Dito sila nagsisimula ng buhay. At sa paglipas ng panahon, niyakap ng mga Pilipino ang kultura ng mga Chino. Naging sentro ng pangangalakal ang Binondo. Noon pa man, dinarayo na ang Binondo dahil sa mga tinitinda nitong pampaswerte. Sa Ongpin Street, nakatindig pa rin ang 80 taon na victory. At ang pampaswerteng tinitinda noon ay arinola at palanggana para sa mga ikakasal. Nagsimula ito sa grandparents ko, kay grandma and grandpa. Almost 8 years na rin itong tindahan. During 1930s, silang nagtuturo sa mga Chinese na ikinakasal, nag-engage. Bago ikasal ang babae, kailangan magdala ng mga ilang mga pampaswerte sa loob ng bahay ng lalaki. Chinese lantern, may orinola, meron din tayong palanggana para magkaroon ng matibay na relasyon sa isa't isa. Pampaswerte din daw kapag nasa hapagkainan natin ang hopya at tikoy. At mas maswerte pa daw kapag ikaw mismo ang namimigay ng tikoy kapag Chinese New Year. O, di ba, mamigay na tayo. Kung tikoy ang pag-uusapan, saan ba tayo pupunta kung hindi dito sa 103-year-old na tindahan ng hopya at tikoy na NBTIN sa Ongpin o kaya dito sa Binondo. Ay, nako, tikoy paradise! Sa makalumang panahon, ang tikoy ay white o kaya brown. Dalawang flavor lang yan. Pero ngayon, sa modernong panahon, ayon sa pamilya Chua, mayroon na silang 15 at mahigit na mga flavors ng paggawa ng tikoy. Mas maraming flavors pero hindi nababawasan ang pagdala ng swerte. So sa modern flavors, meron tayong strawberry, meron tayong sweet corn, muscovado, ube, pandan, tsaka meron din tayong cheese. So meron rin tayong mga savory ngayon at yung tinatawag nating supreme kung saan merong salted egg tsaka minced pork. No? Wow. Tapos meron din tayong chorizo. Wow. Tsaka meron din tayong red beans. Ay, ang sarap din yan. Pero meron akong bagong favorite sa makabagong panahon ng tikoy. Ayan, paliwanag mo kung ano yan. Favorite okay, yan. Ito yung pinakabago, dulce de leche. No? So ito yung tikoy natin na pinakabago na merong maraming milk sa loob. Sa Chinese New Year, no, importante dyan yung mga pagkain na nagsisimbolo ng luck, ng harmony, no, ng sweetness na sa isa't isa. Siyempre, hindi mawawala dyan yung tikoy, hindi rin mawawala yung hopya. Maraming bahagi ng Old Binondo ang nananatiling old, ibig sabihin luma. Halimbawa, ang restaurant na ito sa aking likuran, ang kauna-unahang restaurant sa Pilipinas since 1888. Biro ninyo, pinakauna, pinakaluma. New Toho Food Center. New daw, pero luma pa rin. Kung ano yung dati, hanggang ngayon, pasukin natin. Ilan sa ating mga bayani ay dito bumisita at kumain dahil sa masasarap na putahing authentic Chinese food. Ang supremong si Andres Bonifacio at Gregoria de Jesus, pork asado ang ino-order.
sigat Jose Rizal. Yang Chow Fried Rice, Lumpiang Shanghai, at Pansit Gisado. Ang nag-establish to, 1888, then nag-pass on na sa grandfather ko, then father, then sa pag-third generation, which is ako na nagmamanage. Di kalayuan sa eskolta ay ang Jones Bridge o dating Puente de España na nagdudugtong sa Intramuros at Binondo. Na simbolo ng pagkakakilanlan ng Maynila ang tulay. 1914 nang masira ito dahil sa bagyo, kaya't muling itinayo ito base sa disenyo ng arkitekto na si Juan M. Arellano na Tubong Tondo. Binago ang pangalan ng tulay at ginawa itong William Jones Memorial Bridge na pangalan ng mambabatas ng Amerika na si William Atkinson Jones. Tumulong si Jones upang mabigyan ng otonomiya ang Pilipinas. At sa kasagsaga ng World War II, nadamay sa pambobomba ng mga Hapon ang tulay. Muli itong itinayo 1946, subalit na palitan ng simpleng design. At nitong ang 2019, sa tulong ng Chinese community at lokal na pamahalaan, na isagawa ang restoration at beautification ng Jones Bridge. Ang batang mayor Isko Moreno ay isa sa mga tinitingala na tumutulong magdala ng pagbabago sa buong Maynila. Ah, so ito ang Jones Bridge. Nagbabagong anyong Binondo. Oo. Dahil dito, sa likod natin, ito yung Old Manila, pero European settlers ang dating, yung mga Spanish, no? Pero pagtawid mo sa Ilog Pasig, through Jones Bridge, ito na ang Chinatown, Binondo. Ayan. Kaya hanggang doon yan, Delpan, tapos hanggang Masangkay, hanggang Abinida, yan ang buong Binondo area. Ganda. At syempre kabahagi pa rin ng pagbabagong anyo ng Binondo, Manila, ay ang iba pang mga tulay. Ano itong tulay na ito? Ito yung Filipino-Chinese Unity Bridge. No? Bagong tulay ito, from Intramuros to Muelle de Binondo. Papunta rin itong Binondo, itong additional bridge na to. Magiging ano to, bagong infrastructure. Instagramable. At sumabay na nga sa pagbabagong anyo ng Binondo ang 100 taong gusali na kinatatayuan ngayon ng 1919 Grand Cafe sa Juan Luna Street. Itong old building na to, ito yung first Hong Kong Shanghai Bank headquarters outside of Hong Kong in the world. What? Yes. Sa Pilipinas? Sa Pilipinas. Sa Binondo? Sa Binondo. Wow, Mayor, ang ganda. Pero mukha pa rin siyang bangko, no? Opo, ma'am. Ito talaga, bangko to. Okay. Pero ngayon, sinustain pa rin yung structural, no? Pero yung yan, pasad, mukha na siyang high-end na restaurant or coffee shop, pero affordable sa mga tao. Original plan here is a coffee shop in the heart of Binondo. But since our guests are looking for more food, made them decided to open up a restaurant. Paborito din itong tambayan ni Yorme. Oo, dito ako tumatambay. Malalaman natin maya-maya kung bakit. Bubukuhin natin si Mayor bakit siya parating nandito sa cafe na ito. At ito pala ang dahilan kung bakit parating nandito si Mayor Isko. Ang kalyos nila, ang pinupuntahan niya dito, ang pan-fried bangus. At meron siyang sizzling sisig with dessert na taro cake. Ay, nabuko na si Mayor. Masarap siyang kumain. Totoo, di ba? Mayaman sa kasaysayan na kailanman ay hindi mawawala sa Tatak Binondo. Gayunman, hindi din papapigil ang pagbabago at modernisasyon kahit dito. Yung grupo namin, ang tinatawag sa amin ay mga eskoltambay. Since na eskolta ang lugar, lahat kami dito, mga ano yan, actually mga mahihilig sa maglulumak. At the same time, yung lugar, luma ang lugar eh.
So, eskolta. Kaya naisipan namin gawing tambayan pangsamantala na hindi naman namin akalain na magkiklik. Naisip namin na kahit papano, buhayin nga natin yung dating eskoltang masigla. Yun ang pagkakaroon natin sa mga grupo. Kasi sayang naman eh. Nandito lahat ang mga lumang building, nandito pa po eh. Ang maganda dito is yung area is now safe. Nakakainganyo sa isang lugar na ngayon umiba na. Kung dati medyo may duda ka o may takot, ngayon itong Manila is now on yung feeling na very safe at very protected. So madali, mas madali, lalo't may pondo, na baguhin ang itsura ng isang syudad, istruktura, kalye. Paano yung pagbabago ng ugali ng tao? Yeah. It's a very challenging task for any leaders across the world, lalo na kung may nakasanayang bad habits. Sabi nga sa isang kasabihan na you cannot teach old dogs new tricks. Sinasabi ko naman sa kanila, lagi naman kaming diplomatic in a way, consistent and putting actions to our words na kailangan natin pag malasakitan. Pero kung araw-araw din naman gagawin mong dugyot, no? Mapapariwara din yung lugar. Kaya talagang we instill discipline, we encourage them to participate. Tapos, in exchange, we're really trying to put actions to our words na certain yung rules. So, nararamdaman nyo ng utaw naturally. May mga bagay na hindi dapat magbago at dapat pa nga na ibalik. Ngunit, pilit sumasabay ang lahat sa tawag ng makabagong panahon. Binondo, noon, ngayon, bukas. We'll be right back.